Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Sige po, let's pray. Yes, Lord Father, God, salamat po Panginoon sa buhay ng bawat isa, O God. Patuloy ka namin pinupuri, dinadakila, O God, sa bawat buhay namin, O God. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, O God. Salamat po sa pagkakataon na marinig namin uli yung salita, Panginoon. Nawa, Lord, ikaw ang marinig, ikaw ang mamagitan, at ikaw po ang magsalita sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, itago mo lamang po ako sa iyong likuran, O God, at i-anoint mo po ang aking labi, at ikaw po magbukas ng bawat puso at isipan ng bawat isa, Panginoon. Upang sa ganoon, Lord, maunawaan namin ang nais mong ikarating sa amin, O God, in Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Ano pong sabi niya doon? Sabi po dito sa Jeremiah, nasa sinapupunan pa lang ng tiyan si Jeremiah, alam na naman ng Panginoon, dun sa inyo tayo, naniniwala ba kayo doon na hindi pa po kayo lumalabas sa sinapupunan ng mother nyo, kilala na kayo ng mahal ng Panginoon. In this verse, let's consider na ikaw po si Jeremiah. Na nasa tiyan pa lang siya ng nanay niya, inappoint na siya ng Lord na siya ay maging prophet. So hindi pa siya lumalabas, naka-akda na si Jeremiah na maging isang prophet. Sabi ni Jeremiah, bakit siya? Kasi bata pa siya. I don't know how to speak. Hindi niya alam paano gagawin niya kasi bata pa siya. Wala pa rin siyang kakayahan. Pag bata pa, hindi pa kaya, hindi pa mapwede gamitin. Pwede na po. Pwede na ba? Naniniwala kayo na kilala tayo natin, mahal na Panginoon. God knows you will. Hindi ka pa lumalabas sa akin na sinapupunan ng nanay mo. At may nakakla ng good future at magandang plano, mahal na Panginoon, sa buhay niya. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Naniniwala kayo na ang bawat isa sa inyo, hindi natin alam kung anong nakakla sa inyo? Naniniwala kayo na baka someday, isa sa inyo magiging president pala? Amen. Magiging isang mayor pala. Amen. Sino kaya yun? Baka mamaya lahat kayo masasalit-salita lang kayo. Di ba we never know? God only knows kung ano yung nakaakda sa buhay natin. Kasi nakaakda na lahat sa buhay natin, ano yung mangyayari sa atin eh. So, naniniwala ba kayo na mayroong datang sa edad yung pwede na kayo gamitin ng Lord? Amen. Sabi ni Jeremiah kay Lord, I don't know how to speak. I am too young. Meron pa ba dito hindi marunong magsalita? Meron pa ba ditong bulol? Meron ba ditong utal-utal? Ako utal-utal nga ako eh. Sa totoo lang, hindi naman ako si Moises, utal-utal. Si Job, utal-utal. Ako rin po utal-utal, hindi rin po ako ganun kagaling magsalita. Pero once God appointed you, but once God chose you, wala po tayong magagawa kundi hakbangan yun. Kasi hindi natin alam kung ano yung nakaanda sa ating buhay. Naniniwala kayo doon? Kaya walang huwag niyo sabihin na kayo'y bata pa, wala pa kayong kakayahan. Kasi yung mga bata, mayroong mga bata na hindi kayang gawin ng matanda, nakakayang gawin ng bata na hindi kayang gawin ng matanda. Kaya bata pa lang kayo, you are blessed and be thankful kasi bata pa lang kayo, hinuhubog na kayo ng mahal na Panginoon ngayon. Na kayo po ay na-equip na kayo po ay nahasa, na kayo po ay nakakarinig na salita ng mahal na Panginoon. Maswerte kayo sa mga batang nasa lansangan na walang nagdagay. Blessed ba kayo? Wala namang bulol dito, di ba? Kahit nga bulol, meron nga ditong ano eh. Hindi ko alam kung anong salita, kausap ko eh. Pero ginagamit ng Lord, kumakanta siya. Parang sa chat kami, hindi ko maintindihan yung pinagsasabi niya. Ano, first, ano ba yung mga salita niya? Pero ginagamit ng Lord. Alalang patak. Nalolokot. Meron pang kagabi, nalolokot ako eh. Meron daw siya, nalolokot daw siya. Hindi ko maintindihan ito. Anong nalolokot? Nalolokot pala, nalolokot daw siya. Nalolokot lang po ako, Pita. O diba? So, hindi tumitingin ni Lord kung ano yung kaya natin, kung ano tayo at anong kaya natin gawin. Tumitingin ng Lord doon sa heart natin at ano yung pagkatawag niya sa atin. Amen? The Lord said, do not say, I am too young. You must go to everyone. So, I will send you to say whatever I command you. So, do you believe that God sent you here? Amen. Naniniwala ba kayo na dinala kayo ng Panginoon dito ngayon? Amen. Hindi ito aksidente, kundi ito yung nakaakda ngayong araw na to, na dinala kayo dito ng mahal na Panginoon. Ang sabi niya, you must go to everyone I send you to
And to say whatever I command you, inutusan tayo ng mahal na Panginoon. Hindi nyo alam na may ginagawa at tumikilos ang Panginoon sa buhay nyo. Sa mga oras na ito, naniniwala ba kayo na may ginagawa at may gagawin ng Panginoon sa buhay nyo? Naniniwala kayo doon? Parang wala kayo. Naniniwala kayo doon? Thank you, Benjamin! Wala na lakas. Tribes of God, naniniwala kayo doon? Pagkakito! Amen. Tribes of Naphtali! Naphtali! Yun! Tribes of... Ano ka? Simon! Simeon! Sorry na, makasabi niyo, bulol ako eh. Diba, Simeon? Go! Yun! So, amen, naniniwala kayo na merong magandang plano ang Panginoon sa buhay niyo at merong ginagawa at gagawin ng Panginoon sa araw na to sa inyo. At merong plano, Panginoon, na hindi aksidente na narito kayo dahil sinend kayo ng mahal na Panginoon dito dahil ito ang simula. Alam niyo ba na merong mga batang na-save at ginagamit ng Lord? Bunga ng camp, ng youth camp. Dahil lang sa youth camp, nakakilala siya sa mahal na Panginoon. Nang dahil sa youth camp, ginagamit na siya ng mahal na Panginoon. Gaya ni Jeremiah, bata pa lang siya, pero tinawag na siya ng mahal na Panginoon. Naniniwala rin ba kayo na kayo din ay pwede gamitin ng mahal na Panginoon at your age? Kahit si Bibi 10 years old, pero naniniwala ba kayo na kaya na kayo gamitin ng mahal na Panginoon? Alam ko sa bawat sa dito ay talented. Meron nga sasayo eh, meron nga kakanta eh. Magpasayo kaya tayo, Kuya Jay, ano? Diba? Naniniwala ba kayo doon? Iniisip mo ba na kaya bata pa ako kasi iniisip mo na hindi mo pa kaya kasi bata pa kayo? Sino nagda-doubt pa dito na walang kayang gawin? Pastor? Ayaw nyo? Amen, sige yun. Lagi natin tandaan na we are called for a purpose and for a reason. Amen? Sa purang edad nyo at your young age, pinili at tinawag na kayo natin mahal ng Panginoon. Hindi nyo pa alam na kung ano yun. Okay. Iniwan ng vlog, 1,000 na nyo. Kaya pala mga nakatingin doon, hinig ng pala. Nag-uunahan sila kung sino makuha. Hi! Hello! Sa malakas na palakpak na! Tumayo nga yung Tribes of Naphtali. Yan! Sige nga, isa nga ano? Isang sayaw nga, ginawa nyo kanina. Ayan, sige mo na po. So, naniniwala kayo maaari ito isang stepping stone nyo. Naniniwala kayo na may gagawin ng Lord sa buhay nyo. Na kayo ay pinili at tinawag ng Panginoon. Naniniwala kayo doon? Na God started to mold and equip you ngayon pa lang dahil sa mga ginagawa ninyo. As a leader and a worshipers of God, kayo po ay hinuhubog ng Panginoon ngayon pa lang. Amen? Ngayon pa lang, pinagtitibay na kayo ng mahal ng Panginoon. Natututunan nyo na magkaroon ng unity, magkaroon ng love, magkaroon ng maging responsible at matutong sumunod. Kasi yun ang nais ng Lord na matuto tayong sumunod. Lalo na sa ating pagkakatawag sa atin. Amen? Amen. So, ipakita at gamitin lang natin yung mga gift. Alam niyo ba na may mga gift kayo? Na may mga binigay sa inyo yung ipamahal ng Panginoon? Alam ko ang iba sa inyo, magaling kumanta, sumayaw, magaling magsalita. Pero always remember that God always looking to our heart. Hindi doon sa anong kaya, ano yung galing natin. So dapat sa bawat ginagawa natin, nandun yung heart. Kahit yan sa ginagawa niyo, paglalaro niyo, kailangan nandun pa rin yung heart. Kuha nyo? Kailangan lagi nasa heart para maramdaman natin yung joy tsaka yung passion. Kasi pag wala sa heart natin yung ginagawa natin, hindi tayo wala yung joy na dapat maramdaman natin. Maiinis ka. Lord, I set you apart, I appointed you. So, maaaring inappoint na kayo ng Lord. Ngayon pala, naka-appoint na kayo na maging pastor, maging evangelist, maging mayor or what.
So no one can break God's plan na nakalaan para sa inyo. Ang pagpaparang nakalaan sa inyo, na para sa iyo ay para sa iyo. At hindi nakakda sa iyo. Iba-iba ang mga pagpapala at naka-plan na nakalaan para sa atin. Naniniwala pa kayo doon? At kung ano man yung calling or gift na blessing na nakalaan para sa ipalagaan mo at gamitin mo. Amen? Maaaring yung isa magaling kumanta, yung isa magaling sumayaw, yung isa magaling maging leader. So may kanya-kanya tayong gift. So hindi tayo dapat naiingit kung ano yung meron isa, dapat ako din, ganun. Kasi may kanya-kanya tayong calling, may kanya-kanya tayong gift. Dapat yun, pinapahalagan mo kung ano yung binigay sa'yo, yun ang gamitin mo. Katulad yan, karamihan sa inyo may magulang, kumpletong magulang yun. So napaka-blessed nyo, mapalad kayo kasi kumpleto kayo. So ngayon pa lang, kaya yung mga young age na mulat na kayo na itatak na sa isip nyo na maaari na kayo. Gamitin naman lang paano, kahit na ano pa yung dinaranas nyo sa buhay nyo. So, yung mga taong na mga bata na nakakaranas na ng ganung problema na at the young age, nakukuha na nila magtrabaho para sa kanila. At the young age, nakakaranas na sila ng hirap, nakakaranas na sila ng hindi na nila nararamdaman yung parang pagmamahal, uhaw sila sa pagmamahal sa magulang. Pero nagagawa nilang lumapit sa Lord, nagagawa nilang magpagamit. Kasi ayun yung nakakda sa buhay niya, wala siyang bago. Kasi hindi nga natin alam kung ano yung nakakda sa buhay natin. Hindi naman natin pinili na maiwan ka ng magulang mo, na ikaw ay maging ulila. Pero kaya mapalad yung mga kumpleto. Amen? Tapos kung sino pa yung kumpleto na mayroong kasamang magulang, yun pa yung mga nagpapariwara, nagloloko. Yung pa yung mga hirap na mag-ano, lumapit sa Lord. Kaya dapat pahalagahan niyo po yun. Na mahalin niyo, na kasama niyo ang pamilya niyo, na walang magiging hindrance sa para kayo ay magpagamit sa Lord. Amen? Amen. So, dapat laging pinapahalagahan natin ang mga magulang natin. Amen? Amen. Amen? Mahal niyo ba yung mga magulang niyo? Amen! Amen? Na-miss niyo na mga magulang niyo? Amen! Gusto niyo na umuwi? Wala pa tayo isang maghapon dito. Ano daw? Ay, umiiyak na siya. Demisyon ka po na rin siya. Akala kong iiyak ka. Okay lang si ito. Ngayon, so kahit lagi tayo magpasalamat, ano man yung inaharap natin sa buhay, ano man yung pagkatawag natin, nasa mahirap na sitwasyon man tayo, kung tayo ay tatawagin ng mahal na Panginoon, hakbangan lang natin. Amen? Tayo lang po ay patuloy na lumapit sa ating mahal na Panginoon. Meron ka mga mabigat na pinagdadaanan o wala, di mas lalo sa lumapit ka sa mahal na Panginoon kasi walang hadlang. Okay. Yung mga anak na marunong na tumulong sa mga magulang, nakaka-bless, napaka-bless na magulang na gano'n. Kasi sa murang edad nila, ginaganong pananan nila kung ano yung dapat nilang gawin. Giving themselves unto the Lord Jesus Christ, sabi doon sa Romans 13:14. So immerse, ano bang na nasa isip niyo kung sinabing immerse? Ano muna mo naiisip niyo pag sinabing immerse? Lublob. Sinong lulublob natin ngayon? Sinong gusto magpalublob? Ilublob. So, ilublob meaning ilubog, di ba? So, huwag niyong hayaan na kayo ay malubog sa kasalanan. Huwag niyong hayaan na kayo ay ilubog sa bisyo o malubog sa bisyo. Huwag niyong hayaan na kayo ay malublob sa bad influence. Inaantok na kayo? Asa na tribes? Ano to? Neptali! Neptali! Tribe Neptali! Au! Parinigan ang Tribe Neptali! Au! Hindi, gusto ko nakatayo eh. Baka kulang na lang humiga na kayo dyan. Tribe Neptali! Neptali! Yun! Ah, meron din humahamon yung Tribe God?
kayong mahaba, yung tribes gods nga? Mahabato! Ochi! Natok na kayo? Guys, one minute now. Huwag tayo magpalubog sa bisyo, sa mga bad influence. Amen? Amen! So sa halip, ilubog nyo yung, ibabad nyo yung sarili nyo sa presensya ng mahal ng Panginoon. Pwede ba yun? Ay, parang ayaw nyo? Amen! Ayaw nyo bang maging, ayaw nyo bang ilubog sa presensya ng mahal ng Panginoon? Naramdaman nyo ba ang presensya ng mahal ng Panginoon? Alam niyo ba yung pakiramdam pag nararanasan niyo yung presensya ng Maya Panginoon? Yes. Sino na lang karamdam dito? Alam mo, karamihan naman sa atin dito eh. Alam niyo yung presensya ng Maya Panginoon na parang kang niyayakap, na parang bigla ka nalang umiiyak, na parang hindi mo mapaliwanag yung nararamdaman mo. Mas masarap ilupog sa presensya ng Maya Panginoon kesa sa bisyo. Aho, aho, ayan. Mas masarap ilubog sa presensya ng malapanan. Ilubog, huwag tayong magpalubog sa mga bisyo. So that, so dapat ilubog nyo na sa camp na to yung mga bagay na alam nyo yung tinais ng malapang yun. Sana, bago tayo umalis dito, iiwan nyo na yung mga bagay na alam nyo hindi dapat para sa inyo. Yung ex mo? Yung gusto ng chocolate? Oh, Batman! Romans 13 verse 13-14, mamuhay tayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag na. Huwag nating gawin, ano ba yun? Lalasing, magugulong kasiyahan, sexual na immoralidad, kalasuwaan, pag-aaway at pinggitan. Salit, paghariin ninyo sa inyong buhay ang Panginoong Hesus Kristo at huwag ninyong pagbigyan ng inyong mga mundong pagnanasa. Maliwanag ba yun? Tagalog, di ba? Yumar, narinig mo? Yumar, anak? Anong sabi sa verse na to? Pagbabalik. Anong pagbabalik? Anong sabi sa verse? Huwag masyado. Huwag mabisyo. Hindi mas huwag masyado. Alisin na. Sabi, mamuhay tayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag na huwag natin gawin ang paglalasing, magungulong kasiyahan, sexual na immoralidad, kalasuhan, pag-aaway at inggitan. Sa halip, paghariin ninyo sa inyong buhay ang Panginoong Hesus Kristo at huwag ninyong pagbigyan ng inyong mga mundong pagnanasa. Ito yung verse natin na nasa immerse. Sabi, ilubog, immerse, ilubog. Yung mga bagay na yan, ilubog na natin sa tubig. Ilubog na natin sa, alisin na natin sa